Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto niyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner Newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, gumawa na rin ito ng mga independent films. At ABP, audiovisual presentation, at by photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 992-5480. Marami pong salamat, kaya natin to. Alright, isang mainit na hapon mga kaibigan. Welcome sa inyong paboritong programa. Dito lamang sa Radyo Mindanao, DXXX Radio Philippines Network sa Zamboanga City. Alas 5 po, bumabati sa inyong lahat. Hello, magandang mayong hapon ganin yung tanan mga kaingsunan. Og, kumusta mo? Pastilang init, guys, gawas mga kaingsunan. Oy, og, hinaot nga lang gihapon tayo sa mayang pangunahunan, sa mayang panglawan, sa mayong pangisip. Og, kamudihan, kumusta mo? Karong adlawan, iyanapod na mga kaigsunan sa atong talumanon. Daghan, kaya namin na sa atong talumanon mga kaigsunan. Dihan, iyan ng Zamboanga, Sibugay Province. No? Kumusta mo diha? O iyan ng Sibugay po, pastilan, kadaghan, kaya namin na sa atong talumanon. O ganilang gabon si Abdul Disa, ngayon nga mayang hapon kaninyong tanan. O welcome sa atong talumanon. Alright, dyan sa Zamboanga City, buenos dias mga vecinos. Welcome na di ato na programa El Radyo Mindanao, para na Mindanaoan, para na Mindanao. Kentawe este dia, dia de Martes, bien caliente, kit mga vecinos. Grabe. Ilan siyempre na Radyo Mindanao, DXXX Radio Philippines Network. Ay, mucho kita chismis ahora. Bien mucho mga issue. Ay, grabe. At sa Zamboanga, Sibugay. Good afternoon sa inyo lahat dyan, Zamboanga del Sur. At syempre sa Basilan Province, o Zamboanga del Norte pala. Sa mga Halosos family. Ayong adlaw sa tanan, diha sa dakak. At syempre sa Basilan. At sa iba pang bahagi ng dyan sa Sulu Province. Busy-busy si Governor Toto Tan, pati si Mayor Samir Tan sa Maimbong. Ang daming proyekto, ang daming mga programa. Ganyan talaga, basta masipag. Hardworking, puro trabaho. Kaya tuloy na mamaya itong si Governor Toto Tan. Kikieta siya mga kaibigan, basketball sa gabi. At syempre sa Tawi-Tawi Province, ano ba naman yung Tawi-Tawi? Tuloy pa ba mga mining dyan? Maawa naman kayo sa kalikasan, tigil dyan na yan. Yung nickel mining, matindi. Dahil hindi lang mineral ang kinukuha nila, buong lupa. Lupa, pulang lupa ang kinatangay ng mga minero dyan. Ang dami-daming reklamo. Wala silang pinagbibigyan na reklamo. Puro sa Radyo Mindanao. Dito raw sa Zamboanga City, maraming boarding houses at apartments ang hindi nakarehistro sa Bureau of Internal Revenue. At di nagbabayad ng lisensya, di nagbibigay ng resibo ako sa mga boarders. Marami daw dyan sa bandang Suterville at Lower Kalarian. Ano ba naman yan? Siyempre, pabor-pabor yan. Media nga, pina-audit eh. Pero hindi naman lahat ng media outfit o outlet, mga kaibigan, in-audit. Hindi naman lahat eh. Ang daming restaurant hindi nagbabayad ng buwis, tamang buwis. Hindi nagbibigay ng resibo. Ang daming mga negosyo ngayon na sumisipot yan. Para mga kabuti, sumisibol, kung saan-saan. Diyan lang sa Mayubenco, ang daming mga negosyo. Lahat ba yan? May permiso? Wala. Yung mga restaurant, ilang beses natin sinasabi yan. Hindi naman nagbibigay ng resibo. Ibibigay sa'yo yung order slip tsaka yung total. Ayun lang. Walang official receipt, wala rin machine receipt. O machine issued receipt. Ganun talaga. Kung nasa
nasa malapit ka sa kusina, eh di doon ka sa kusinero, nakadikit. Ay alam, mainit yan. Ano nga ba sinasabi natin eh? Pabor-pabor. Uy! Uy, si Justice Serrano, si Lourdes Serrano, mga kaibigan, ako mag-on live na. Nakuha natin yung impormasyon kanina sa ating media partner sa Mindanao Examiner Regional Newspaper dyan sa Maynila. At persahan daw na. Sabi ng mga Supreme Court Justices, mabuti pa Chief Justice Serrano, eh mag-live ka na lang. Pero nilinaw naman mga kaibigan ng company Serrano na naka-wellness leave ang punong maestrado at hindi indefinite leave. Whether wellness yan o indefinite leave o hindi, importante merong salitang leave. yan naman kay Attorney Jose De Inla. Magaling to. As isa sa mga tagapagsalita ni Chief Justice mga kaibigan ay magsisimula ang wellness leave dyan sa Marso 1 hanggang 15. Napaaga daw to sa original schedule na Marso 12 hanggang 23. Ayon pa kay Diinla, ginawa ito ni Serrano upang mapaghandaan ang depensa nito sa Senate Impeachment Court. Sa oras na may akyat na ang Articles of Impeachment dyan sa Senado mula sa mababang kapulungan. Ako, nakita niya naman ha. Ayan ang matindi. Dahil ultimo mga kasamahan ni Serrano mga kaibigan ha. Talagang ayaw sa kanya. Iyan ang ba sinasabi natin. At ayaw naman ibigay ng Judicial and Bar Council yung psychological reports ni Serrano. imagine ha. Nagbabala naman tong si Congressman Ray Umali mga kaibigan ng House Justice Committee Chairman na posibleng ma-cite in contempt ang mga miyembro ng JBC. Sa oras na i-giit nila o ang hindi nila pagsumite ng mga psychological reports na hinihingi ng House. Una nang sinabi ni Attorney Maria Milagrosa Cayosa ng JBC na hindi nila ibibigay sa committee ni Umali ang psychological reports ni Serrano dahil sa issue ng confidentiality. Yun naman pala. Pero ginit naman ang kongresista mga kaibigan na hindi bahagi ng doctor-patient confidentiality ang kaso ni Serrano sapagkat hindi naman ito pasyente na nag-apply ng posisyon bagay na kinampihan naman ni Deputy Speaker Gwen Garcia. Si Gwen Garcia nakaupo pa rin, di ba? May utos dito ang ombudsman na talagang hindi na siya pwedeng umupot for life. Pero ayon naman kay Garcia, hindi sakop ng amended rules ng JBC ang panahon noong nag-apply si Serrano sa posisyon ng pagkapunong maestrado. Aba, nung 2016 lamang mga kaibigan, na-amendahan ng rules ng JBC na nagsasabi na strictly confidential ang mga psychological reports ng mga aplikante. Bakit naman? Meron bang may tama dyan? May sayad? Mahirap yata yung mga huwes na nakaupo sa Supreme Court may mga sayad. Bakit dapat itago? Kung wala kang sekreto, bakit dapat itago? Ibunyag yan, ibigay yan sa Kongreso upang makita talaga. Alam niyo mga kaibigan, may mga balibalita eh. Tungkol dito sa psychological report ni Serrano. pero tignan natin. Wala naman tayong magagawa dyan. Mga kaibigan, di ba? Dapat sagutin ni Serrano ang lahat ng akusasyon. Itong impeachment mga kaibigan ay nagsimula dito sa kanyang hindi pagsusumite, di umano, ng SALN, Statement of Assets and Liabilities and Net Worth. Napakalaking bagay na ba nito? Hindi pagsusumite kagad ng SALN. Itong Office of the Ombudsman, tinatarong natin dito, lahat ba ng empleyado ng Ombudsman? Updated ang SALN? Na-imbestigahan na ba ito ng Ombudsman mismo? Pati yung Ombudsman sa Jadabao, kumpleto na ba SALN? Kumpleto ba? Wala bang milagro? Yung mga SALN ng mga kongresista? Lahat ba updated? Tama ba nilagay nila sa kanilang SALN?
Yung mga nagtatrabaho sa gobyerno, mga big time, mga VIP, mga senador. Eh, ang problema sa ombudsman, mga kaibigan, aba, piling-pili lang yata, di umano. Ang nakikita natin na ini-issuehan ng ganitong order. Dahil hindi umano nakapagsumiti ng salin sa ganitong taon, sa ganitong taon, eh, ito na kagad. Pipikapin naman ito ng mga media. Kagamitin na naman ng mga kalabas sa politiko, ng mga taong sinabihan o binigyan ng order na ganito. Eh, yun ang problema dyan. Gusto natin makita ang salin ng lahat ng senador at lahat ng kongresista. Kung tama ba ang kanilang nilagay o lahat ba sila nagbigay ng salin o hindi. Bakit hindi nakikita ito ng ombudsman? Di ba? Ayun na nga ba sinasabi natin. Pabor-pabor. Bitaw, no? Kinibitaw yun silang gandang katrabaho sa gobyerno ng mga kagsunan. Kinahanlan nga mahibawaan ko na ang ilang mga ang usa ka tuig pila ang ilang sahod, ang usa ka tuig pila ang kantidad nga may sulod sila ha, naaba sila yung mga dakong kantidad, naaba sila yung mga dakong negosyo, naaba sila yung mga dakong yuta. So, ibutan ko na sa Statement of Asset and Liabilities kay kami ganin sa unang mga kagsunan ang usa ka tuig sahod na mo, ibutan ko na siya diha. Kunya na kay mga real properties, na kay mga yuta, itariag-tari ng mga yuta, ibutan ko na siya sa aron makita, mag-unsay nga nung dato ka, nga nung ana, nga nung sobrahan ng o na, ang uban po lagi, dili po sila murag, wala o lang nila ba, binilag kining dili pag kuan dili pag fill up niya ng mga pag fill up niya ng mga salin ang mga oh yes mga salin na mga kaigsunan mo nang kuyaw kay pangitaan mantana, di ba, pangitaan mantana, so mo nga ang uban diha na kamatangan tingali yan sila nga ay sunod na lang na sunod tuig na lang na sunod adlaw na lang na sunod bulan na lang hantong makalimtan na hantong nga murag murag di nagaganahan mo mo submit sa imong salin mga kaigsunan sa mauna na og ang uban pod na ay mga bahandi nga ginataguan ha? Nga hadlog sila mahibawaan pod sa gobyerno, so mauna na mga kaigsunan mauna kaingon sila nga kano man kanang mga dakong tao ha? Kanang dakong katungdanan sa gobyerno anaganing silang ang Supreme Court mga kaigsunan katastahang hukuman ay ilaganing gikuan nga wala daw nag submit niya ng ilang mga salin, di ba? Kita pagkahang mga gamayaran tao, kita pagkahang mga katrabaho lang tang atong sahod ni nani dilitang mo submit o gatong salin, kanagib itong kuhan nga wala mong submit, gimbestigahan kanina sila, di ba? So, mo ka na mga kaigsunan, usan lang nga mo itong anang na ay nga sekreto, na ay mga bahandi nga ginataguan, or ang uban po nga, ingon sila, dili lang, wala nila gi-appeal ang ubang mga kuhan kay lagi, imbestigahan man ka, nga ano yung inani man eh. Ha? O, depende lang na, og pananglit nga gigang sa imong mga kanununuan, sa imong mga lolo, sa una, tatay ng mga dato, dato naman kadaan, pero ang uban lagi nga nung kaingon tang kanang tuhan na una, pobre ba na? Wala. Sige, nagpangang nga nung midako man yung kandidat, nga nung midako man din yung balay. Nakapalit na mga salakyan nga dako, salakyan nga mahal-mahal mga kaigsunan, niya naabay mga dakong mga yuta, gatos nga mga hektarya, libo-libo nga mga hektarya, ang naasa usa niya ng tuhan na una wala ma-appeal dahil ang salin. So, mo ka na mga kaigsunan, antod ka ron, lagi, kaingon po tang na ay ubang mga politiko po nga mo take advantage sa usang kanang tawhana o niya dakko kayang katungdanan, ila po ng gubon, makakita lang ganin na sila makakita lang ganin sila gamay nga bangag. Ila dahil ng padakon. Ila dahil ng silipon. Ala, o niya. O ba, nasayod naman ka sa ubang mga medyo po nga lagi. Nga, natrabaho lang ta. O niya, siyempre, ngita po tag pamagi aron maka-scope ta ba.
Di ba nga inaaniday na na anton nga ang uban, balayran po sa uban, di uman no, mga kaigsunan, pero inana yun na. Aron nga ang pero sa bagay kaingon tanga tinawon mapuna kay agi gud sa mga talaan, agi sa mga TV nga makita nato, basa nato sa mga talaan, newspaper ona madungog nato sa radyo mga kaigsunan nga ang lang buhat pinaagi sa atong mga media ang ubang po ng sobrahan o gamitin po sa ubang mga politiko, gamitin po sa ubang mga dato na sila yung mga mga gibayrang mga media po mga kaigsunan. So dili po tanan ha ngayon. So oh dili po tanan. Na ba yung mga gibayrang ng mga media? Wala man siguro eh. Saan din na ay. Ano ha? Wow. Pila man pila? 200? 200 uksuka og toyo. Ang ako'y kaila, politiko. Oh, ano? December, maghatag siyang suka. Toyo. At least na. Siyempre. Katong gihatag sa media, gika sa mga sponsor, gipangayo. Mangitagod daan na araw. Ay, sus kaluoy. Ay, kaluoy po ng media po di mo tagan. Di ba? Ang story ang sumuha, tinuuray lang mong God. Di ba? Tinuuray nga, ganyan, gahimo sa siya. Pero, di po da, ang ubang media, di po magpagamit niya na, okay, kung wala ng atong discarte diha, mawala ang atong forma. Di ba? Saan ang media, giskulahan ba na nila? Giskulahan ba na nagupad katuig? Anang pagka-unsa, pangaling mga media, mga kaigsunan, una, inaana lang na. So, mo-report kaya ng mga media, tinood yun na siya. Di ba? Tinood yun na siya, pero naapo yung ubang niya, nga lagi, istorya nga paaron lang ingon silang aron lang naay may istorya ba una sakyan po nang sa usag ka politiko, sakyan po nang sa usag ka dakong mga tao ay nanita correct na di mo ade mo dire naay mga sobre-sobre dire. So mo nga lang makisuna no, so ang ato dire padayon lang gihapon ang programa sa atong gobyerno. Labi na ko ng atong presidente, kaning President Rodrigo Duterte, bahin yan ang gira sa mga kawatan, mga corruption ba sa gobyerno, mga kaigsunan. So, usan na ka problema karon, usan na ka rason, nga nung uban nga mag-submit sa ilang sal-in, murag majik-pajiko lang ng uban. Ang uban dili na ipamutang ang mga bahandi, mga kantidad, mga unsa may naangkon nila sa diha sila sa ilang pwesto. Mao na nga giimbestigahan sila. Diha dyan, masabtan, may bawaan kung kanang usag kang opisyal nga nangurakot po. Di ba? So, mao ka na ang tumong sa atong presidente, unta ang kanang mga kawatan nga niya nagpungko, ito nga mga ubang mga awat nga kaman. Yeah, mukat-kat man og lubi, mukat-kat og balay. Ena sila naara na lagi pungko diha usahay. Di ba? Oh, lingkod, lahi ganin og pungko. Ang magpungko diha ay kana bitaw mo adto ka dito sa mupungko ka kay magduko si Uta. Na may lingkod. Pungko o oh, magpungko mo diha. Ano san to? Ilocano, pungko, Bisaya. Pungko, Bisaya na siya. Pero ang correct nga term diha, lingkod. Lingkod. Kay kaning magpungko. Kanang upungko baka diya sa inuduro ba? No, kanang magsunan. Nasayop lang ng inyong parintis kanginan. Okay, so mo ka na mga kagsunan, no? O, kita rin ang kabos. Ah, sige, magtrabaho ta. Maningkamot ang magkakaon ta. Dili pinagyan ng minaro. Dili pinagyan ng kinawad kay kagawa, wena. Ngawad tag kwarta sa unsan din, sa mga taxpayers. Unya ipakaon silang mga anak wala ang pagkuanan na pag mukatay ko na sa mga dugo na ng mga pagkaang mga ginawat pagkahumanan na mga anak mo na sila handod ng mga anak mga awad ka po na kay lagi na ay mitubo nga pagkaon nga dili maayo gikan sa pangawat mga kaigsunan. So di yung mga awat lagi, sahay sila, galingkol na lang sila, pero gadagan na ang ilang kwarta. Ah, gadagan ang ilang mga galamay ba? Uskugita pa na galamay nga pastilan.
O niya, naa sila yung mga magamit, mga unsang-unsang mga kinsang-isang gamito nila, aron lang magkakwarta ang uban diha. So, salaan pa natin mga istorya-istorya, mga kaigsunan, kaya nabitaw, umut ko sa tino, ganang balita nga na ano po daw, ganang istorya ang tag mga kanang abroad bitaw, kanang mga OFWs na ito, nga gigan sa Middle East, sa bansang Arabo, mga kaigsunan, kinilaging Arabo sa buang mga tawhana, no? Kunya, naapay istorya na po siya, nadungga na akong naada sa ka OFW nga gikuha ano kuan kuku saan mo na yung mga tawahan ng mga Arabo no saan lang kailang pagtuo sa tuwa ang mga Pilipino nga kita inaanala ilang binuangan sa Kuwait dili to sa Saudi Arabia pero daghan kaso ng abuse diha sa Saudi Arabia ay mao ka na mga kaigsunan pero ang mas maayo diha nga ako as may tingali, dili na lang mga domestic helper. Iban sa Middle East. Kasi katong mga Arabo diha sa Middle East, murag manyak. Lagi, diba? Asa nang dapit diha sa Middle East? Saudi Arabia, sa Kuwait, di ba? Kuwait, sa Lebanon. Sa Lebanon, sa Iraq. Iraq. Iran. Iran. Basta nga diha sa mga Middle East, mga isunan, di ba? O kana mo gani nang diha ang tanang propeta diha gani gipanaog dias Ginoo diha na nang bansang Arabo kay pastilan lahi kay na sila na nilang kinaiya nila hantud karon pero ang uban katulang gihapon katong mga professional ba na ay naka-eskwelag tarong pero katong mga murag maayo no kay usay mangutana ta gikan mga OFWs gikan sa abroad, ngutanan ta, dahil sa mga imong amo dito, ay ang among amo, kuhan, opisyal sa military, koronel, kapitan, o, kumunya, mangutanan po sa ang iyang asawa, maestra. So, naku, unsa may guha nito, maayo, unsa maayo man ang pagdalas mo, ah. Ha? Unsa ba? Ay, sir, ang among amo dito, kuhan, kining doktor, ha? Doktora ang bay, unya, ang bana engineer. Na kung sa may pagdala sa inyo ha umayo na magkamangutana po sa uban nga unsa man imong amo dito day na pastilan di gani ka balong mo English di gani ka balong kung unsa umbog makinaraan mo itong ilang style do na unsa may kinaiya nila dito ay pastilan maot kay batasan ay, usahay di may pagkanon usahay ang pagkanon may pero late na ba unya daghang kaayong trabaho. Ah, so depende lagi sa mga amo nga o katong amo gani ni mong educated na ay maayong tarong pang-eskwela, nagatrabaho sa gobyerno o sa mga trabaho basta tarong na ay eskwela ba? Educated ba? So murag maayo daw ang pagdala sa ilaha. Pero katong mga tao nga lahi ang ilang mal-educated madam pa nila ay pastilan. Ha? Pastilan na maon daw kayong batasan. No, mauna ang ilang panguna-una. So, tingali diha, ako pa una pa buto, no? Kanang mga domestic yung taan, di na lang tao nga dawaton ba ang trabaho nila dito katong mga skilled mga Pilipino katong na ay mga skill carpintero ba mga laki ba di ba katong mga doktor ba nurse ba o kanang mga basta kanang mga na ay mga skilled mga Pilipino ang ipadala na yung tao niya ng mga lugar diya sa Arabo mga kaisunan dili na lang ng mga domestic helper maluoy mo sa inyong mga asawa oy. Maluoy mo sa inyong mga anak, magtrabaho lang dito, himuog, sugusuguon lang, himuog, maid, himuog, katabang, una, kining, ilan na lang kung anon, ilan na lang maod ang pagdala, na umuog ka na magkagsunan, kinsa may atong blame mo na itong mga anak, blame mo na itong asawa, unta, itong mga asawa diha, meron kahibalo ko dito sa Picasso,
Ingon, upad ka buking asawa niya, palakaw na niya, palargahon niya ng tulog kaasawa niya, ibilin ng usap, aron na ang same maintenance. Pag-abot sa usap, palargahon na po ng isa. Ngayon mo nag-negosyo ba? Di ba? Ngayon mo nag-negosyo niya ng mga ilang mga asawa, magpalargo mo nila dito sa laing dapid. Wala yung tao na yung pamilya dito. So, mas maayang ayaw na lang tao, ganun mga naiplano nga mag-abroad. Na domestic lang, ayaw na. Okay lang kung tawag mga nurse or mga engineer or mga skilled mga tao. Ibig sabihin kasi niya, mahirap. Lisod ang kinabuhi sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Pakahirap ng buhay. Oy, meron pala tayong mag-ingat kayo dito mga kaibigan. Ha? Merong inireklamong karpintero ito. Araw-arawin natin ito hanggat hindi nagbabayad. Merong isang karpintero. Nako, ilang linggong nagtrabaho nung makuha na yung kumpiyansa nung kanyang amo, aba bumali ng 500 at kinabukasan hindi na bumalik. Mag-ingat kayo diyan. Yung mga ganyan manggagancho, itong karpintero na ang nirereklamo mga kaibigan di umano ay si Bobong Candido ng Tugbungan diyan sa Zamboanga City. Bumali daw ito ng 500. After that, nako, hindi na nagpakita sa kanyang amo. Iniwan ang trabaho, tangay ang 500. Akel mga ken, conocido con Bobong Candido, un carpintero alin na Tugbungan. El mujer de ese, un maestra pa segun. Yakaba trabaja for cuantos mes o semana. Y cuando ya pedirle saca el simpatía del deseo amo, ya ba. Ya presta, ya man balik, 500 kay birthday daw del suyo anak. Akabar, may mas ya abuya. Halaka. Ya man blatter, ya raw siya ng barangay asigun. Con el reclamante. El reclamante vieja. Si Ken takonose con Bobong Candido, un carpintero asigun del barangay Tugbungan na lina Zamboanga. Cuidado con ese gente. Ano ma kon ese dale trabajo kay Lego. Bale si kosa-kosa drama ka ba hindi abuya ay na. Problema si. So yung nakakilala diyan kay Bobong Candido, isang karpintero sa Barangay Tugbungan sa Zamboanga City, may reklamo sa iyo. Tinangay mo raw yung 500. Bumalik at hindi ka nang bumalik. Sinabi mo yung birthday ng anak mo. Meron daw asawa yan, isang guro o isang teacher. Nakakahiya. Blacklisted ka na, Bobong Candido, ng Barangay Tugbungan, dyan sa Zamboanga City. Gabrik tayo mga kaibigan, magbabalik kami. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto niyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner Newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga, gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography and video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa mindanaoexaminer.com o tumawag sa 992-5480. Marami pong salamat, kaya natin to. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DXX Zamboanga. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, ganap ng alas 2:30 mga kaibigan sa buong kapuluan. At kayo nakikinig pa rin sa Radyo Mindanao dito lamang sa DXX Radio Philippines Network sa Zamboanga City. Tayo nang papakinggan sa malaking bahagi ng Mindanao. At salamat sa ating media partner sa Mindanao Examiner Regional Newspaper. At nilalagay nila ang ating broadcast sa kanilang website sa mindanaoexaminer.com. Kung kaya't ito'y napapakinggan mga kaibigan, hindi lamang sa Zamboanga o sa malaking bahagi ng Western Mindanao, kundi sa buong bansa at buong mundo na merong access sa internet. Mag-logon lamang kayo sa mindanaoexaminer.com at mapapakinggan ninyo ang broadcast ng Radyo Mindanao. At hindi lamang yan, pati yung mga balita. Marami kayong balita maaaring mabasa, mga larawan at samot-saring mga impormasyon. Diyan lamang sa mindanaoexaminer.com. Ang news website ng ating media partner, ang Mindanao Examiner
regional newspaper. Available na ang kanilang pahayagan, mga kaibigan. Maganda ang kanilang headline ngayon na Palace Slams U.S. Intelligence Report on Duterte. Ito pa matindi, ha? Military freeze MILF rebel smuggling weapons. Bakit? Bakit ninyo pinakawalan? Yung mahigit sa 20 mga rebelding MILF na nahuli. Na nagpupuslit ang mga armas dyan sa Mindanao. Nako, kung civilian yan, wala na. Kulong. Kung drug user yan, wala na. Paktay. isa pang balita, ito tinawag ni Davao City Mayor Inday Sara Duterte na isang asshole. Pasensya na sa ating words, ha. Tinawag niyang asshole itong si House Speaker Pantalyon Alvarez. Tinawag niya rin Kapalmux. Naku, basahin ninyo istorya. Kung bakit galit na galit si Inday Sara, ang anak ni Pangulong Rodrigo Duterte kay Speaker Alvarez. Pero si Inday Sara, mga kaibigan, bumuo ng kanyang regional political bloc. Yung hukbong ng pagbabago. basahin nyo. Naku, napakaganda ng istorya ngayon ng Mindanao Examiner as usual. At sa iba pang bahagi ng pahayagan, 8 Abu Sayyaf, naku, ISIS, huli sa Sabah. Nais daw bumuo ng isang base o base ang Abu Sayyaf dyan sa Sabah. Naku po, ito na nga ba? Atake raw dyan sa Sabah, Malaysia. Hindi nga kayo nakalusot dito sa Mindanao, dyan pa sa Sabah, Malaysia, mas mahigpit dyan. Diba? Sa Mindanao Examiner regional newspaper yan, mga kaibigan, bumili na kayo. Sa iba't ibang bahagi ng Zamboanga, sa Pagadian, sa Kabasalan, sa buong Mindanao, meron. Quiapo, Cebu, meron pa rin. At sa iba pang balita, Dole pushes for OFW's access to passport, phones in MOU with Kuwait. Absolute divorce, bill passes House panel. Yan, dapat lang yan. Maraming mag-asawa, hindi nagkakaugnayan eh. Pero nagsasama pa rin sila eh. Parang mahal-mahal lang ng paghihiwalay. Utos naman ng Department of Transportation, huwag niyong bubuksan ng mga maleta, packages, luggage ng mga OFWs at turista. Ay, utos yan sa inyo. Ang dami magnanakaw sa airport. Mga leche kayo. Wala kayong ginawa kundi magnakaw. Pinagnanakawan nyo kapa nyo mga Pilipino. Nako, talaga oo. Wala kayong ginawa kundi magnakaw. Mga magnanakaw kayo. Masama yan. Armas isinuko sa Mindanao. Nako, ibinandera na naman ng militar ng 6th Infantry Division. Yung mga isinuko mga armas, ilang piraso. At yung kanilang kampanya laban sa mga illegal weapons, pero hindi naman nila makumpiska. Yung mga armas na nasa mga rebelde, Abu Sayyaf, MNLF, MILF. Yung MILF nga, pinakawalan pa nila, ibinalik pa nila yung armas sa mga sa rebelding grupo. Hay, sus, Ginoo Kaluoy, oy. Ang ating letters from Davao na sulat ni Jun Ledesma, Don Cahol Duterte. Ito maganda, yung kanyang opinion, mga kaibigan, ha? Mini katinuoran o pagtuso sa tuso. Issue ni Kang Bongo o grappler. Sa ating paboritong health columnist ng Mindanao Examiner Regional Newspaper, si Dr. Willie Ong. Sabi niya sa kanyang column ngayon, huwag umupo ng matagal. Ayon daw sa World Health Organization, masama sa kalusugan ang matagal na pagkakaupo. Kapag kayo madalas nakaupo ng 2 oras o mas matagal, ay posible may komplikasyon ito. Mas mahirap naman yung lagi ka nakatayo. Ayon sa pagsusuri, pwede itong magdulot ng diabetes, pagkataba, pagpamanhid ng paa at pagbuo ng dugo sa binti. Kapag lagi ka nakaupo, mas tataba ka. Dahil sa kakulangan ng ehersisyo, pwede rin magdulot ito ng mataas na blood sugar. Ang pinakaseryosong komplikasyon ng pag-uupo ng matagal ay ang mga pagbubuo ng mga dugo sa binti. Kapag nangyari ito, mga kaibigan, pwedeng lumipat ang namumuong dugo patungo sa baga at nahihirapan huminga.
ang pasyente. Basahin niya mga kaibigan, nasa Mindanao Examiner original newspaper niya. Kung ayaw niyang bumili, wala kayong panahon lumabas, bumili, available yan sa MindanaoExaminer.com. Maaari niyong mabasa yung digital copy. Libre yan, walang bayad. Yan ang maganda sa Mindanao Examiner original newspaper. Sa website nila, lahat libre. Pati yung paggagawa ng balita ay mga ibang media doon kumukuha. Libre! At sa Cebu Examiner, probe continues into murder of Ronda Vice Mayor. Hawawa naman itong si Vice Mayor, mga kaibigan, inambush. Ito pa naman yung abagano ni Rolando Kerwin Espinosa Jr. At sa Visayas News, integrated management plan push to protect Visayans Sea. Yung mga gusto mangutang, tawag na kayo sa First Standard Finance Corporation. Nagpapautang sila sa gustong magnegosyo lahat ng klaseng pautang. Gusto nyo bumili ng kotse, bahay, pwede, lupa, pwede pa rin. Gusto nyo magtayo ng negosyo, pwede pa rin. Gusto nyo bumili ng walis tingting na lumilipat, lalong pwede. Tawag na kayo sa First Standard Finance Corporation. Sa kanilang hotline sa Zamboanga City, 992-5480. O kaya sa kanilang mobile phone number, 0995-520-2358. First Standard Finance Corporation, dyan lamang kailang tanggapan sa Fairland Building, Mayor Vitaliano Agan Avenue. Sa Zamboanga City, mga kaibigan. Ulitin natin yung hotline sa mga gustong mangutang. Pero dapat mangutang kayo, marunong kayo magbayad. So ang telepono ay 992-5480 at ang kanilang mobile phone ay 0995-520-2358. Yan. Mga kingsuna, no? Kanang dagami itong mga unsani, mga talaan nga itong basa mapalit diyan sa pueblo, pero ayaw dyan yung kalimting malit ni Anang Mindanao Examiner, mga kaingsunan, kay dili lang ba, dili lang sa usag syudad ang istorya ana tibuok Pilipinas, mga kaingsunan, ang istorya ni Anang mabasa na ito ni Anang talaan nga kining Mindanao Examiner o gaster kula ka na niyan ng Zamboanga Sibugay, Zamboanga City, o niya del Norte del Sur na sila hando dito sa Davao, sa Visayas, mga Isunan, niyan ng Cebu, hando sa Manila, mga Isunan, dahan kayo na diyan sa Quiapo gani. O katong mga dilin tao magkapalit na, kay lagi dilin na magkado sa ilang pamalitan niya sa ilang pueblo, ay pangitaan nyo sa ilang kuan kaneng na yun silang MindanaoExaminer.com nung makita nyo o na madungog pa doon ninyo kaneng kaneng atong programa kadaadlaw, mga kagisunan, pagitaala na diyo sa inyo ang tagsa-tagsa ka mga internet diyo o sabayin yung mga gadget diyo sa inyo mga balay aron nga masairan na doon unsay mga kalihukan din sa Pilipinas, mga kaigsunan, sa usag kasimana na siya. Diha, ganak, itong mga balita nga wala na itong mabasa itong biyaging simana o diha sa mga talaan nga kailang kadaadlaw, diha mo, paingon niya ng usang talaan na ito kining Mindanao Examiner. Diba? So, hindi na, pamalit na mo. Katong mga na ay gusto mo palit o salakyan, ang yung salakyan ng bago kayo, mga kaigsunan, at kadagang damo kwarta sa mga palit na lang ta bisikleta. Palit o? Bisikleta. Ana. Barato pa. Magkaingon silang dato, mga kung ano, magbisikleta, mga kung na, mga kwarta, mga bisikleta, kay inid kayo. Ano, magmotor, mga kung na, inaamang kay kwarta, mupalit na lang kung itong upat kaligid. O gusto ganin nyo palit o gupad kaligid na bago pa yung mga kaigsunan o sa ka unsan eh Montero Sport man na siya kaigsuong al barato na kayo mga kaigsunan, no, pamalit mo
Pamalit mo, diesel na siya. Ay, so pamalit mo na, guys. Lisod ang kwarta ka ron. Mag-load na lang sila sa first standard para makapalit sila ang bihikulo. Tama kayo. Nandoble, diba? Kung wala kayo pamalit ang bihikulo, mag-loan mo. Mag-loan na lang ka diyan sa first standard Finance Corporation. Finance Corporation, diba? Tawag lang sila sa 992-5480. O kaya, ato sa ilang opisina. Oh, diha sa Mayor Vitaliano Aganabe nyo, ha? Akbang lang sa Des Appliances. Ayan, Des Appliances. Oh, baba man ng interest, ha? Baba ka. Kailan may interest sa na igsoong baba lang. At dito mo, utang. Ayaw kayo dahil ubang mga lending institution mga kaigsunan. Pasti lang kamahal. Mahal ang... mas mahal sa mga, mas mahal sa mga Indian. 5-6. Alahe na mga Indian kay grabe kaya na silang maningil. Oy, 5-6 mo na kadaadlong kuhit-kuhiton ka ba? Diba? Balo na kaya na silang Binisaya. Diyan at Binisaya, Bisaya. Dito sa Manila, Tagalog mo na sila. Diba? Lali, mura na nag-inchik nga ko. Ano, bisag-aso sila. Kahibalo sila mag-usay istorya niya ng lugar. Ila po ng tunaan. Na? So, mo ka na mga kagsunan o wala mo ipuhunan. Gusto mo mag-negosyo. Gusto maghimumog sa Rizari store or unsabay inyong gustong negosyo aron makatabang-taban po sa inyong pamilya sa panahon karon nga perting mahal na ang tanan mga kaigsunan, mitaas na ang tanan. So, hala sige, para gamay nga kantidad, mangutang sa ta. Kaya na naman na, siyempre mag-start kag magnegosyo. Wala man tayo kwarta nga ay ka-negosyo, utang sa ito. Diba? Ganang mga na ay sahod kada bulan, ay sulo kada bulan, di man ta dahil makapalit o refrigerator o dili ta mag-loan. Diba? Kasulay ko ta na. Pila na kong sahod na ito sa una, na kinahan lang nga mag-loan po ta, aron makapalit tag kining appliances na, palit tag refrigerator, palit tag mga TV di aon sa ba. Ladyo na nga mangutang mag-loan sa ta. So, asa mong paduong, asa mong mag-loan. Dead. Ito mo na ako ganyan nga ito mga first financing corporation mga kaigsunan. Mga ba itong first standard financing corporation? So, ato dahil mo, barato na kaya mga kaigsunan. O nga, istoryahan ninyo ang manager ni Ana. Aron saon pag loan ninyo sa sulod sa usa ka adlaw, makakwarta dahil mo. Huwag makambiyohan na yun ang inyong tsuike. Uun sa bakas ba? Aron nga naan na yun tayo ikapalit og mga appliances or palit og mga salakyan or kanang ingon sila nga negosyo ni mo, sari-sari store ba ni mo o mamaligya bakag mga kineng isda ang naitindahang mga isda diha o barbecue stand ba o sa mga basta ika asenso na ito basta magka-count ag tulo sa usag adlaw binagin niya ng mag-loan ta kaysa mo ato tag kining mangulik tag adlaw-adlaw mga gisunan di ba na atay na ay mga tao di ang nag-negosyo siya ala ay maghimutag ko andong maghimutag suman, mamaligya tag suman, mamaligya tag biko, mamaligya tag mga pagkaon para daghang mga karpintero diha o, daghang himog balay diha, daghang mga naay mga sakabog tindahan diha, sa ay naay mga balay, naay balay diha na naghimo, daghang kay karpintero, na magkuha man lang sila, magmerienda man lang sila, so mukhaon, kada magkapag-abot o galas 10, merienda sila, pag-udto, mukhaon na sila, paghapon, magmirinda po na sila. So, unsa may buhanto na ito, alala diri, buhay mo tagmesa diri, butang tagmesa. O niya, napagkakuan, buntag sa'yo pa, maghimo na kag mga suman diya, bibingka ba, unsa ba diya, mga puto. Diba? O asa man ta mga hitag kapital, lakaw dahil mo, ado dahil mo na diya sa standard First standard. Oh, anyway. Diha mo dahil, di ba? Oh, yung standard first ba ito?
First Standard Finance First Corporation, Daily Standard First. Daily Standard. Ay, kaluoyan, tagawang. Anyway, mga kabigan, yung Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Sulu Province ay namahagi ng mga seaweeds at farm implements, noodle machine at portable smokehouse sa mga beneficiaryo dyan sa bahay ng Maimbong. Nandun doon mga kaibigan, si Mayor Samaritan kasama si Colonel William Cordova. At nagkaroon din ng consultation ang mga iba't ibang stakeholders na pinangungunahan ng Coastal Resource Management at sa programa nilang Malinis at Masaganang Karagatan Program. Napakagaling yan. Napakasipag talaga nitong si Mayor Samir ng Maimbong. At may bago na palang police chief ang Maimbong, ha? Si Inspector Mark Henry Gonzalez. At bumisita kay Mayor. At courtesy call. Yan. Tahimik ang Maimbong ngayon. Napakatahimik. Very historical yung mga kaibigan ng Maimbong. Ay nung isang araw lamang ay nandiyan si B4 officer Ferida sa Batal at nagkaroon nga ng construction ng community fish landing, shellfish culture, aqua civic aquaculture at portable smokehouse sa Barangay Ipil. Masarap 'yan. Yung smokehouse diyan ginagawa yung mga smoke fish. Sa paborito ko yan, brother. Sarap yan. Tinapa. Sa Tagalog, tinapa. Sa Bisaya, pag sinabing tinapa, dilata ng sardinas. Pero masarap yan. Ewan ko lang kung bakit saksakan ng mahal itong mga tinapa. Madali lang gawin yan, mga kaibigan. Bumili kayo ng 1 kilong galunggong at hugasan nyo muna. Tapos ilagay nyo sa mainit na tubig, ilagay nyo ng asin. Pagkatapos yan, ihango nyo sa tubig at ibilad din nyo sa araw. Pagkabilad sa araw, sa kanya pausukan gamit ang mga kahoy, dyaryo. Yun, ako, sarap yan. Sarap. Pausukan lang? Oh, hindi. Ano yan eh? Ilalaga mo muna. Pero huwag mo masyadong ilaga kasi baka ma-overcook. Basta sapat lang na medyo ma-half-cook siya. Pagkatapos yan, lagyan ng asin yung tubig habang mainit, pero huwag mong pakukuluan. Ihango mo para mamatay siyempre yung mga mikrobyo, mga parasites. Saka mo ibilad. Ibilad mo sa araw para maging firm yung kanyang skin, yung kanyang laman. Pag medyo firm na, saka mo pausukan. Bilad sa araw ng isang araw? Hindi na. Isang araw. Labas niyan, daing na. Tuyo. basta matuyo lang siya ng konti. Basta mahawakan mo lang siya na hindi siya masisira, hindi babalok, at okay na yun. Tapos pausukan na ninyo. Lagay niyo sa alambre, sa screen. Takpan ninyo ng parang, anong gusto niyo patakip dyan para hindi lumabas yung usok. Hindi pala open yan. Open. Ay, hindi. Kailangan nakatakip sugba yan. Sugba na pala niyan. Bag. Oo, kailangan nakatakip yan. Walang apoy. Yung usok lang, yung init ng usok ang magluluto dyan sa tinapa. Pagkatapos yan, ako, sarap na yan. Pag wala kayong kahoy, kahit yung mga panggatong, pwede. Basta yung usok. Usok o kaya dyaryo, supot, pwede, papel. Mas importante may usok, pero mas maganda pa rin yung kahoy. Sarap-sarap yan mga kaibigan, yung mga galunggong na malaki o kaya yung mga tamban, ay sarap. Katulad ito ako sa Manila, muna akong tingpan ito. Pangus, sarap niyan. Napakasarap. Kaya kailangan nyo, mga gustong gumawa nyo, napakadali kailangan. Meron lang kayong bakura, meron kayo kasi magpapausok. Basta yung pausukan ninyo, huwag nyo yung... Paano magluto niya? Huwag malapit sa sampayan. Baka pati damit yung mga may tinapa. At least, ibaho na ta. Subukan mo. Brother, bumili ka muna ng 1 kilong galunggong. Huwag yung tamban tuloy, yung galunggong talaga. Para wala nang kaliskis eh, di ba? And then kahit hindi galunggong, kahit patambaka pwede, kahit tuna pwede, tambakol pwede. Yung pangpakip niyan, yung hindi lalabas yung usok. Meron kasi ako, meron na bibili sa palengke, parang steamer. Pwede rin doon, yung steamer na yung ginagamit sa mga dim sum, pwede 'yun. Malaki. Yung sawali, pwede 'yun, doon mo ipatong eh. Tapos takpan mo ng dahon ng nyog, okay na 'yun. So painitin nyo muna sa tubig na may halong asin para matanggal yung whatever. Wala na mga ricados. Wala na eh. Kung gusto mo lagyan ng bitchin, pwede rin. Wala namang problema yan eh. Tapos ibilad mo sa araw.
para maging firm yung kanyang laman at kabalat. Pag medyo firm na siya, yung paghinawa ka mo, hindi na siya nadudurog, hindi na babalok to, at yun. Pausukan mo na, isalansa mo na maayos. Ilang minuto kayang pausok niyan? Ah, depende sa'yo. Pag nakita mong mamula-mula na yung katawan ng skin ng isda, okay na yun. Kasi yung usok, nagluluto na siya eh. Pagka hango mo sa smoker mo, ayun, pwede mo nang iprito. Kuha ka na ng itlog na maalat tsaka kamatis, sinangag, ay kape, maanghang na. Lutuin pa yun. Iprito mo, siyempre. Kailangan iprito mo. Di ba? Masarap yan pag nakaprito. Napakasarap yan. At least sa hibaw na tao, kung saan pamuto ka na. Oo, pwede ka nang bumili ng isda sa ano, dyan sa KCC, napakamura. O kaya sa baliwasan, di ba? Mga kaigsunan. At least, nasayo na tayo, balo na tayo. Kung saan pag himo ni Anang, yun silang tinapa. Dili ka ng tinapa ng kuhanang ng sardinas. Kaya dito sa laing David, yung tinapa, katabi tong isda ang istorya kiskot sa atong angkorman. Di ba? So, mga kaigsunan, na. Oye, may tumawag sa atin. Nagtatanong kung pwede daw ilagay sa Facebook yung paggagawa ng tinapa. Napapakinggan tayo dyan sa Kabasalan. Magandang hapon dyan kay Mrs. Alicante sa Kabasalan, ma'am. Yung hindi na natin kailangan ilagay sa Facebook yan, hanapin nyo po sa YouTube kay ma'am, kay Mrs. Alicante. Nasa YouTube po ang paggagawa ng tinapa. So isang magandang hapon sa inyo sa Kabasalan, sa Sambuanga, Sibugay. Brother, lang tayo oras. Okay, mga kaigsunan. O, Jenny, diyan sa Payaw, Labadan. Maying hapon kanin mong tanan diyan, huwag imong pamilya. Manamilit na me. Kanilang giyapon si Abdel. Maying hapon nga, dagang salamat. O, bagamping ka nun. Okay, thank you. Nag-text si Mrs. Alicante. Maraming salamat daw at hahanapin niya sa... sa... dyan sa YouTube. Pero mga kabigan, wala na tayong oras. Isang oras na matapos sa atin. Maraming salamat sa lahat ng mga nakinig sa atin. Dito lamang sa Radyo Mindanao. Ito po yung panlingkod. Hanggang susunod na bukas mga kabigan. Alasinto. I love you, mama. Chup-chup.